Niyo me PMR. So, kung magpapapicture kayo sa akin, etnip-etnip lang. Bawal isa. May kape kagal. Yung may pasada po sa PMR channel, solid na. Oh, sa mga nanonood. PMR channel. PMR channel, subscribe kayo. Uy, thank you. Two joints. Pag inform ko po kayo kung as soon as possible na makuha ko yung schedule ng exhibit ko sa Manila, hindi naman magtatagal, mga siguro pinakamatagal na yung 1 month na preparation, kasi meron naman ako mga naipon ko mga paintings na ready for exhibit. Di ano na ngayon, June 30 na bababa si Yormin, kung habol pa kaya, hindi. Maaring umabot. Ilan ba dapat na painting ang exhibit ko? Siguro ang kaya kong maipakita, mga 15 artworks. Pero gagawa ako ng mga reproduction, mga repro. Mas maliit lang ito para, at saka mas mababa lang ang halaga. Saan po yung ano, yung 40,000 na ano? 40,000 po, original yung ganito po. Original. Isa lang po ito. Ngayon, yung mga repro po, magtatry akong magbigay ng mga mas mababa. Tapos yung mga ano, yung mga ibang gustong magkaroon ng souvenir, magagawa ako ng mga parang postcards, yung hard copy, para kung talagang gusto nilang magkaroon ng souvenir. O halimbawa, itong Scorinderia na ito. Yan ma'am, kasama yan. O, kasama ito, pero ito para kay Yorni. Yan yung hindi for sale. Gagawa ako nito ng mga reproduction na ito, na mas maliit, na mas mababa yung halaga. Para ma-afford nung iba. Kasi ang mga ka-afford yan, mga school yan, ng mga OFW. Mm-hmm. Gaya ni Ma'am Rose Dahap, nag-message na daw siya sa inyo. Sabutin mo na lang po. Mm-hmm. Pwede ba daw makita yung worth 40,000 na ano, yung painting? Meron ka na ba daw? Yung isang Scorinderia na ganito. Yung isang version. Na ganito rin ang size. Pwede ba daw makita? Nandun ba? Pero hindi pa tapos yun eh. Sige. Pero pwede para may idea daw sila. So ito ma'am, ito yung ibibigay nyo kay Yorme. Souvenir. Sa souvenir ni Yorme. Pero kasama rin po ba ito sa exhibit? Kasama din to sa exhibit. So mga, pero not for sale ang halaga. Not for sale na siya, kumbaga taken na siya. So guys, hindi na po siya ano ha. Not for sale siya. Pero ganitong size yung isang Scorinderia, yun ay worth 40,000. One and only yun. Ibig sabihin, 40,000, ikaw lang ang mayroong ganun. Okay. Hindi katulad ng mga ibang mga artworks, libo-libo yung mga yun. Kaya mabibili mo lang ng kung magkano lang. Wala nang replika yun. Yung 40,000 na yun. Ito, walang replika kasi ito. Ito yung walang replika. Walang replika. Pero hindi sa binibinta. Ito hindi sa binibinta kasi para kayo ito. Pero, meron siyang reproduction, may replika siya na mas maliit. Magkano na lang? Mura lang yon. Siguro maibibigay namin ng... Magbibigay namin siguro ng... Para makita nila. Merong 10,000, may 5,000. Ito po yung worth? Ito po yung ano? Ito yung 40, original po ito. Original ito. Ito yung 40,000. Tapos, pero ito hindi pa yari ang mga guys. Hindi pa ito yari. Hindi pa finish yan. Ito yung... magkakaroon ka ng ganitong collection, ikaw lang ang meron nito sa buong mundo. Mm-hmm. Ikaw lang meron nito. Kaya ganun ang presyo niya. So, magkano uli ang price niyan if ever man na i-ano ninyo, ibenta niyan? Mga 40,000 ito. Pero ikaw lang ang meron nito. Ma'am, may tanong dito. Meron ka na ba daw nakilalang mga painting sa ano, in-exhibit mo? May sarili mga ka bang daw? Yung mga painting niyo po daw na nakikilala. Yung sarili mong painting. Na mga obra na nakilala sa di ba na mayroong exhibit? Meron akong painting sa National Museum, collection ng National Museum. Nandun ngayon. Ano pong painting yun? Ang title pala nung aking painting na yon na collection ng National Museum,
ay condominium. Uy. Oh my God. Condominium, pero yun ay condominium no. Yung project pa noon sa Quezon City. Ah, meron pa rin relation pa rin kayo. Ramiro. Kasi condominium parang bang mayroon ng ano. Oo. Ano so, pwede pala akong gumawa ng mga condominium. Oh, yun ang susunod pong subject. Ayun, meron po ma'am, ano, meron po nag-suggest, di ba, nung mag-live ako last, ano, sabi nila, baka pwede pong gawin yung, ano, nagta-tricycle si Yormi, Pinigas. Yes, nasa isip ko din yun. Manila, so, yung mga napaganda niya ni Yormi. Yung nagta-tricycle, gusto kong gumawa nun, kasi, ano rin yun eh, yung pag-tricycle, isang humble din na trabaho ng mga mahihirap na mga kababayan ko dito eh. Maganda talagang subject yun. Si Ma'am CCTV, di ba nawala ka, andito lumipat. Nagtatanong, saan daw sa New York po kayo? Sa ano po ako, sa California. California po. Sa Anaheim. Anaheim, California. Sa may Disneyland po. Nasa ano rin kasi yan si Ma'am CCTV, nasa US din siya. Nasa New York yata. Apo. So, Ma'am, linawin po natin. Sa Canada? Linawin po natin, ma'am, yung 40,000, saan po mapupunta yung ano? O yun nga, yung sinabi ko na yung 50% pang suporta sa foundation. Foundation ni Yormi. Kasi ngayon, ma'am, wala pang condition si Yormi. Paano bang ano mo? O yun nga, ang i-arrange pa namin ni Brother Rod. So parang magaling tong ano to, kung advocate kong makagrupo. So parang nakaabang na lang po yan? Nakaabang po yan, o. Ay, pupunta kayo sa City Hall. Pupunta kami sa City Hall. BPM nyo kami para sasamahan namin kayo. Magkita tayo dun, Brad. Sige. PM nyo lang kami. 3 PM yung aming scheduled appointment sa City Hall. Oh, sige. Okay. Tapos, pagkatapos nun siguro, yung makikipag-usap kami tungkol sa exhibit para mapuntahan niyo may yung opening ng art exhibit. So, pwede kaming sumabay ng mga vlogger ni, ano, pwede, no? Diba? Sabi para ni Brother Rod. Ma-cover na rin kayo. Oo, sige, please, Brad. Kasi nasundan na namin yung ano mo, kwento. Dugtong-dugtong na lang namin sa mga YouTube channel namin. Puntahan nyo kami 3 p.m. doon sa City Hall ng Monday, June 6. June 6. Okay, sige. At sa ano na yun? Bukas, Sunday. So, sa mga ano? Sa isang araw na. June 6. Ayan. Mga kasulidis ko nyan. So, rinireiterate ko muli, no? Ito yung halaga ay nagkakahalaga ng 40,000, which is not, hindi pa siya finished. Mayroon pa po siyang gagawin dito. At nag-iisa lang po ito. Nag-iisa lang po ito sa buong mundo kung i-acquire nyo ito. At si Ma'am April the Painter po ay mayroon na po siyang pinint na po na nandoon na ngayon na sa National Museum. Dito sa Maynila rin po. In-acquire po ng National Museum ang painting kong condominium. Condominium yung painting yun. Ninyo. So, makikita po namin yun. Yung ano, yung painting na yun sa museum. Collection po ng National Museum. Pwede na pakilinaw kung saan napunta po yung ano, yung magiging yung profit. Yung proceeds. Yung 50% pang support dun sa foundation na itatayo ni Yormi. Para kay Yormi. Okay. At yung 50%, pamasahin ko po pabalik ng Amerika. Okay. kasi pabalik ka pa ng Amerika. Oo. Pabalikin natin si Ma'am. Pabalikin na. At yung po iba, yung iba pong painting ko, pambayad po ng utang. Yes. Ayan, lumabasta. Ayan, mga guys. So Ma'am, tapos na tayo dyan kay Yormi. Ito naman po ay ano, kasama sa painting. Ano, ito pa lang yung kay Yormi. Ito yung kay Yormi. Kasi baka may gustong bumili ng Scorinderia. Ay, ano lang natin dalawa ha. Tol, totoo ka mong dalawa. Ayan pala guys, ito yung kay Yormi. Tapos ito yung 40,000 na nag-iisa lang po. Tapos kulang pa po yan, dadagdagan pa po yan ni Ma'am. At ang mapagbibintahan po niyan ay 50% mapupunta po sa itatayong foundation ni Yormi. Linaw lang natin. Ito naman kay Yormi, makikita rin ni po ninyo ay award to ito ibibigay ni Ma'am. Pero kasama rin po ito sa exhibit. Sa exhibit. Okay guys, abang-abangan ninyo kami, susundan natin. Sa Lunes, wala ka pang dalang painting, Ma'am. Siguro ganito po. Ito po kay Yormi,
Maggagawa po ako ng reproduction na to na mas maliit siguro kalahati nito para meron din kayong painting na katulad ng kay Yorme. Mm-hmm. Kaya lang yung sa inyo reproduction at mas mababa lang ang halaga. Okay, oo, oh, oo. Oh, oh. Ano pa po ba yung mga painting na ano isasama niyo? Yung po mga cultural, yung mga yun nga po yung mga buhay ng mga ordinaryong Pilipinos, meron po yung magsosorbetes, meron yung planting rice, meron yung mga ordinaryong hanap buhay ng mga Pilipino. Yung kalesa, may mga yan, kalesa. Sa ano rin yan, sa Maynila. Pero yung kalesa, malaki yung kalesa, siguro ang magiging presyo nun siguro mga 150,000. Ganyang kalaki, oh. Okay. Mga 150,000 po yun. Mayroon rin ba kayong ano, ma'am, idea later on na pagsamasamahin lahat ang project ni Yorme, like Bitas, yung bagong slaughterhouse, condominium, binondominium, sa isang portrait naman para makita lahat ang isang parang mural. Ayo po, parang gano'n. Ito, pwede rin. Diba? Oo, parang isang anuhan lang. Para po lahat ng projects, ano? Yeah, ma'am. Magandang idea yun. Ha? Magandang idea yun. Sana ipagawa sa akin ni Yorme yun. Oh, oh. Siguro kahit libre, gagawin ko yun. Ayun, oo. Kasi, ano yun eh. Kung kapagawa sa akin, parang magiging public ano na yun eh, di ba? Opo. Mm-hmm. Pwede ko nang gawin yung ano yun. Halimbawa, naka-display sa Manila, di ba? Nagaya daw yung painting na Picasso, mamahal yun eh. Mm-hmm. Opo. Ano yun, maganda yung... Naku, buti na lang, yung condominium, ngayon ko lang naalala, condominium na pala yung... Binondominium. O diba? O diba? O di gagawa ko ngayon ng yeah. Binondominium o condominium. Magchacharge ako, malulungkot. Parang ano, parang blessing in disguise talaga lahat at related talaga lahat sa pangyayari. So, ibig sabihin nito, parang ganito ito, ma'am. Ako po kasi bilang isang Kristiyano, ako'y naniniwala na lahat ng bagay ay nangyayari ng may kahulugan. Opo. So meaning, hindi po ito nangyayari ng basta na lang. Kumbaga, opo, may kahulugan po talaga. May naplano po. Ma'am, meron pong bumisita sa FB page mo. Ito, nag-comment siya. Oh. Pinuntahan ko yung FB, FB page ni Ma'am April. May exhibit ka na daw sa New York. Nag-exhibit na po ako sa New York. Ayun, yun po yung nakita niya sa FB page po ninyo mismo. Oy, marami nang sumisilip sa iyo. Nag-exhibit din po ako sa LA. Hmm. Noong 2013 po, nag-exhibit ako sa LA. So, ilang taon ka na dito ngayon sa Pilipinas? Ngayon kasi na ano ako eh na huli ako ng COVID. Nagka-COVID ako eh. Nagka-COVID ka. Kaya dapat babalik ako doon na ano ako dito na lockdown. So nag-stay ako dito hanggang sa uuwi na sana ako nung kailan ako friend do uwi bago natayo ko istorya din, 'di ba? Uuwi na ako. Ay teka muna. Mangangampay na muna ako. Kaya na-cancel na naman. Okay. O di sabi ko, pag katapos na ng eleksyon, di ba balik na ako, teka muna, ito pa palang exhibit. Oo. So, ayun. Pero sa yung unang-unang dahilan na lockdown ako. Sa panahon nito, bihira ang ginawa niya. Opo, ma'am, ito nga po yung tanong po mo. Ma'am, sa kapila daw ng ano, pagkatapos na po yung eleksyon, totoo. Bakit po naisipan pang magpinta about sa inspired by Isko Moreno? Ah, kasi talagang nagpipinta na ako, artist talaga ako. Ito lang yung naibang ginawa ko, yung pagtatayo ng istorinderya. Kaya nahinto ako ng pagpipinta. Nag-ano muna ako, nagsuporta muna ako. Pero talagang nagpipinta ako. Nagtatrabaho ko sa Amerika, nag-aalaga din ako ng matatanda doon. Habang nag-aalaga ako, minsan may chance ako na magpinta. Bakit po ano ang ginawa mong ano obra ay hamak pa rin kayo Isko? Oh, kasi ito yung ginawa ko eh. Ito yung nilikha kong Isko Renderia. So na-inspire ako na ipinta. Kasi ito yung isang yugto ng buhay ko na iba yung ibang klase yung nagawa ko.
na talaga namang nagkaroon ng kahulugan. Na ano ako sa mga kaibigan ko, napasama uli ako sa mga kaibigan ko, naramdaman ko yung kaligayahan na nagkasama-sama uli kami. Tapos na nasasamahan nila ako dun sa mga ganitong advokasya, di ba? Tapos maraming napatunayan itong ginawa ko na ito. Noong ano ma'am, after election daw, kung nalaman mo yung result, na hindi tayo pumala, noong isinaralyo po yung escorinderia, ano po yung nararamdaman mo na? Isasara mo na? Ito kasi, talaga namang nakaprogram talaga to na iginto na. Hindi pa lumalabas ang resulta. Talagang nakaprogram na ito, naka-schedule na to na ihinto na dahil ako'y magpipinta na at ako'y babalik na sa Amerika. So hindi hindi po hindi yung result ng eleksyon yung nagpahinto. Oh, hindi. Hindi. Talagang ano na to, for the meantime lang ito. Pero siguro kung ako'y maraming means, marami akong pera. Diretso. Madaling idiretso to kasi pantulong ito sa tao eh. Kasi hindi ito business. Hindi ito business. Talagang pang ano lang ito. Pang tulong, pang suporta. Kumbaga, ang itong ginawa ninyo ma'am, ano, parang ano siya, more on talagang nakadedicate ito doon sa pangangampanya kay Yormie. Yes, pang-suporta. Pero alam mo ba, habang sumusuporta ako sa kanya, habang nagsasakripisyo kung minsan, ano eh, nandito rin yung saya dahil nagkakasama-sama kami dito ng mga kaibigan to eh. Magkikita-kita kami dito. Nagtitinda-tinda rin sila dito noon, tumutulong-tulong sa akin. So sabay-sabay silang ano, kasama kong kumakain. Masaya kami. Para kami laging merong party. Opo. So araw-araw po yun, parang may party dito. Mm-hmm. So kayo po, yung team ninyo, magkakasama dito. Tulad namin na Iskonyans. May kakampi. Merong mga kakampi.